Sa mga kapuso nating mahilig sa gadget, tiyak na alam niyo na ang mobile game na Flappy Bird. Sa gitna ng kasikatan ng laro, biglang inanunsyo nang naka-invento nito na tatanggalin na niya ito sa app stores. Bakit naman kaya? Alam niyo ang sagot sa report ni Micaela Papa. Angry Birds, Candy Crush, at ngayon, Flappy Bird. Walang kaduda-duda, in-na-in ngayon ang mobile games. Parang tuwing may malalaos, meron uling sisika. Pero paano nga ba nagiging hit ang isang game? I think it was one of those things that was really brought about by social media. You know, that buzz, that hype, chismis. Come take a look, it's so stupid. Come take a look. Si Aling Ninita Pascual, isa sa mga nahuhumaling sa Flappy Bird. Oh, sige na, ika, kung talaga magaling ka, ganun, akin at lagyan, nilagay niya. Umpisa ng mga 11, tapos nalibaw ako, nabot ako alas 3. Simple man sa unang tingin ng game mechanic na pag-tap sa screen para paliparin ang ibon, pamatay naman daw ang hirap ng pag-iwas sa mga nakausling tubo. Pero sandali pa lang itong pumatok, bye-bye na raw ang laro. Bigla kasing inanunsyo ng Vietnamese game developer nito na si Dong Nguyen na tatanggalin na niya ang hit game. Ang tanging dahilan niya, I cannot take this anymore. Disappointed po kasi sobrang saya po talaga yung Flappy Bird. Tapos, sobrang taas na nung nakuha ko ng score dun. Napascore mo dun? 1. Sayang naman yung game sa mga nag-e-enjoy. Pati ang Kapuso star na si Betong Sumaya na dismaya. Akala ko anong klaseng bird yun eh, pero Flappy pala siya. Nanghihinayan kasi hindi pa nga ako nakapag-download ng application na yun. Please, nakikiusap po ako, wag muna po. Itinanggi ni Nguyen na may kinalaman sa legalidad ang pagtanggal niya sa laro. Pero si Huban, sinabing pwedeng makasuhan si Nguyen dahil sa pagkakahawig ng mga elemento ng Flappy Bird sa legendary game na Super Mario Brothers. The best thing to do is shut it down and probably build a more original game and build on his fame already. Sa unang balita, Micaela Papa reporting.